atin ang minsan ang nabiktima o kaya naman ay guilty rin sa pagiging guantamad. Yung tipong may inuutos sa'yo, kahit alam mo na kaya mo namang gawin, tumatanggi ka pa rin o ipinagpapaliban mong gawin. Para sa ating mas madalas maging biktima, I'm sure alam niyo kung gaano ka-frustrating ang makiusap sa taong ayaw naman kumilos. So tonight, mas kilalanin natin si guantamad at bakit nga ba ang hilig niyang tumanggi sa mga gawain. Bakit nga ba? So una, ang mga Pinoy daw ay tumatanggi sa gawain if it's outside their comfort zones. Ito yung mga inuutos na hindi nila normally ginagawa o alam nilang mahihirapan sila. Guilty ba kayo sa ganitong pag-uugali o may kilala ba kayong ganyan? Outside of their comfort zones, di ba? Ikaw, Ben, parang muna, natawa ka na. Oo nga, ganyan ka ba? Hindi naman, pero ang hirap kasi talaga yung ano eh, no? Pag hindi ka sanay. Ako naman siguro, ginagawa, I don't wanna do it because I don't wanna make a mistake, siguro. Parang, pag you know, like, pag hindi ako pamilyar, sabihin ko, papaubaya ko na lang sa sa iba. Kasi kung hindi ko siya talaga ginagawa. Forte or something. Mahirap maggaling-galingan. Mahirap yun. Diba? Baka tumagal pa lalo. Yeah. Okay. Ikaw, Rogelia. Nasala ko yun. Ano ba yan? Nabibisto ko dito, ha? Ayan, go! Minsan may moment talaga na talagang tamad ako. Yung tipo na sasabihin ko sa kapatid ko, yung tipo, ayoko na sumama, kayo na lang. Kasi gusto ko magpahiya, nakahiga lang ako dito, istorbohin nyo pa ako. Tapos sasabi ng kapatid ko, ay, pero kuya, imimit ko yung ano, yung kaibigan mo na ano, na ano, para pag may pampabuhay ako, ay sige, sasama na lang ako. There is something na parang may kapalit, minsan. Pero minsan yung bata ako, naalala ko, so utusan ako na nanay, bili ka nga muna doon ng suka mo, ayoko, ibigay mo sa akin yung sukli. Isa pa nga sa akin yung sukli mo, 5 piso, sasabi na nanay. Akala niya sweet. Yung pala. Ay, pinagalaw. Sinadya ko talaga. Style mo na. Huwag mo ganun din si Bitch. Pumilapon si Bitch. Sa mga gawaing trabaho. Oo, gawaing trabaho. Pero most of the time naman talaga, no choice ako. Pag sinabi na, anong mamili ka? Papaluin kita o tatamad ta? O ma, halika na akin ng pera. Ibibigay ko naman sukli sa'yo. Bibili na ako direct. Ayun. Ayan naman. Kailangan meron ka encouragement o may panakot pala sa'yo. Panakot sa akin. Either way. Ikaw, Mars. Ako pag outside, I wouldn't call it tamad eh. Ayoko lang siyang gawin. Hindi siya katamaran. Parang, it's outside. I just don't want to. Diba? It's outside my comfort zone. Ayoko siyang gawin. Like, kunwari dati, meron kami segment sa unang hilat. Buti naman, wala na. Uma-acting-acting kami. Pero ngayon, gustong-gusto mo na. Alam mo na. Pag dito lang sa Mars, kasi ang ending nito, lagi namang patawa eh. Yun doon, umabot sa point si Ate Susan, Enrique, sineryoso niya. Ang ganda niya umarte. Tapos, meron kami kinakoping famous na movie lines eh. Nung una, lagi naman ending nung patawa, pero ginagalingan talaga nila. Ito yung totoong ginalingan. Okay. So after ito, sabi ko, so hindi na pala siya patawa-patawa. So totoong umarte, so I don't want to do it. Sobra talaga, pinagpapawisan talaga ako. Okay. Alam mo yun, ayaw ko. Kaya lang sabi ko, I mean, kailangan siya for the show. So parang hindi siya katamaran kasi usually any job paggawa nila sa akin, I'll do it without thinking. Pero ito yun, medyo labag sa kaloobang kasi outside my comfort zone. Labag-labag. Ikaw, Mars. Ako naman, I remember, meron akong recent parang segment guesting na ginawa. So parang nung una, parang sinasabi lang, you just have to do this and that and we'll interview you about it, ganyan. Okay, so ganyan. Bilang bandang gitna, sabi na, pwede ka bang sumayaw? Sabi ko, para saan? Wala lang, sayo ka lang. Tapos, medyo ano? Sayo ka lang, konting steps lang nung challenge na ginawa niya ni Nathan. Tapos sabi ko, hindi ba awkward? Kasi in reality, hindi ko siya gagawin eh. Hindi, gawa ka lang konting steps lang. Hindi talaga. Hindi ko alam kung paano ko siya i-refuse. Kasi parang pinipilit talaga na konting steps lang. Hindi nga eh. Hindi, unang-una, wala hindi naman siya kasama sa topic. Yes. Parang it's just so out of context na, why exactly are you asking me to do this? Parang kailangan ko lang, justify mo naman kung dance ba yung theme ng usapan natin, why not? Diba? I'll be more than willing to do it. Pero hindi, ang layo na. So parang, hindi talaga eh. Sorry. Sabi parang ko, naisipan lang kasi, na parang, uy, sayang Camille Prats, magaling ito sumayang. Hindi, nag-challenge kayo. Hindi. Parang, may music ba? Hindi, bawal din yung music eh. So, ganun-ganun lang ako nang muna. This worst talaga, hindi ko talaga siya ginawa kasi, sorry, it's just so off. Yes, yes. It's just so off and, I don't think I'd do something like that nang dahil trip ko lang. It's not my character or parang walang dahilan lang.
Tapos na pumayag naman siya, pero parang ang tagal namin nag... Nung exchange ninyo na yun, Mars, na kinukumbinsi ka niya. Oh my God, ako nga mahirap pero na yun. Pero totoo, for a lot of people, I think it's also hard for them to do something out of their comfort zone. True. But I'm sure a lot are willing to try. Pero syempre, may halong kaba yun, Mars, na parang, shucks, kaya ko ba? Unless malakas lang talaga yung loob mo at yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Tsaka iba yung biglaan, sa iba yung planado. Diba? At least parang napag-desisyonan mo yun na parang, all right, fine, I'll do it. Pero yung ganyan parang, parang if I'm put on the spot, talagang walang ready sa'yo, not emotionally, not physically, wale. Ayan. Oh, ito naman daw, ayaw sumalon ng responsibilidad. Kapag alam nilang accountable sila or pwedeng managot sa pagkakamali, usually ay tatanggi sila sa inuutos. Malaking factor ba sa inyo ang laki ng responsibility pagdating sa pagsalo o pagtanggap ng trabaho? Nakasabi ko lang. Bakit? Ano? No, just earlier. Okay. Ang hirap kasi, I mean, kung hindi talaga ako familiar, so I like to know kung I like to know na magagawa ko siya, na maayos, na mabuti. Kung hindi ko magagawa 'yon, nakakaya eh. So mahihirapan ng lahat. So, okay. Yeah. Rahel, yeah. Actually, hindi naman kita ginaya, ha? Okay, pero pareho lang talaga din tayo. Gayahin mo. Mamaya siya naman yung una. Oh, mauna ka sumagot. Teka, ilagay mo dito kamay mo ulit. Ano ba yan? Sabi ng floor director, ganito tayo malayo. Ako naman kasi, pag alam ko ang isang responsible na kaya ko, na alam ko magagampanan ko isang bagay, kukunin ko. Pero pag alam kong na critical, delikado, nasa delikado akong paraan, hindi ko siya kukunin. I won't risk myself. So yun lang, hindi pwede. So dapat kailangan make it sure na kung gagawin mo isang bagay, make it sure you're comfortable at masaya ka sa gagawin mo. Yun ang pinaka-importante. Correct. Tama. Ikaw, Mars. Well, ako, parang there's nothing wrong with accepting a new challenge. Kasi pag sinabing malaking responsibilidad, ibig sabihin, it's something that, you know, that will be given to you na talagang malaking responsibility mo. Ngayon, nasa sa'yo yun kung paano mo siya hahawakan. So, for me, siguro, gagawin ko siya kung I am also passionate about it. Or if it's something na parang, kaya ko to eh. Tapos pangalawa, pag-aaralan mo talaga. Yan, diba? Magandang sagot. Hindi ka magagaling-galingan na parang, kaya ko yan, dami ko nang alam, carry ko na yan. Pero hindi, it's, I think, kailangan may preparasyon pa rin nakasama before doing something like that. Kasi mahirap naman yung tanggi ka ng tanggi kasi walang growth. Kasi at some point, you really need to do something out of your comfort zone na baka malay mo, mag-excel ka pala doon or okay pwede. Pala. Pwede. True. Ikaw, ako Mars. Naman, Mars. Kasi yung ano, iba yung willingness kasi baka ninenervous ka lang kasi baka hindi ka masyado magaling. At saka isa din yung alam mo na hindi ka talaga magaling. Di ba? Okay, may parang, ako, kaya ko naman sumayo kahit papano, di ba? Hindi ako magaling, pero pag nilagay mo ako dyan, may magbibigay naman ako. Hindi naman bokya. So, kailangan, hindi naman katamaran din. I-assess mo rin ba, meron nga ba talaga akong mabibigay o talagang wala? O magkakapahiyaan lang tayo? Wag na lang. Mm-hmm. Totoo naman. Iba rin kasing overconfident ka. Iba din. Pero hindi mo naman pala talaga. Oo. Yes, puro wala ano pala lang. Wala palang masyadong expertise pagdating doon. Correct. Nako, minsan talaga nakakatulong din kung mas kilalanin natin ang taong pagbibigyan natin ng utos o gawain. Baka naman nakadepende lang sa kung ano tayo mag-utos. Baka naman madadaan lang sa lambing, di ba? Pero kung natural talaga ang pagiging tamad, nako, baka kailangan mo nang i-heart to heart yan.